Alexa's POV. Kinabukasan, hindi ako sumama kay Jovan sa kumpanya. Iniwas ko muna ang sarili ko kay Monica dahil baka magpang-abot na naman kami. Mahirap na, hindi pa rin humuhupa ang galit ko sa babae. Alam ko naman na nandun pa rin yun dahil business partner sila ng asawa ko. Maagang umalis ang asawa ko dahil may conference meeting siya ng 8 a.m. Ako naman ay kagigising lang din. Feeling ko, napagod ang katawang lupa ko sa mga nangyari. Naghilamos at toothbrush muna ako bago lumabas ng kwarto. Naabutan ko sa sala si Lolo Rafael, Mia at Aliza. Kapwa nagtatawanan. Good morning! Nakangiti kong bati nang makalapit ako sa kanila. Lumiwanag naman ang mukha ni Aliza at mabilis na tumayo para salubungin ako ng yakap. Oh my! I miss you, Ate Alexa! Bibihira na lang po tayong magkita. Niyakap ko naman siya pabalik. I miss you too, baby. Sorry, busy na si ate sa pagtulong kay kuya mo. At saka mas magiging busy si ate dahil ako ang nag-aasikaso ng renovation ng restaurant. Paliwanag ko sa kanya. Speaking of that, iha, kamusta na palang renovating ng restaurant? May napili ka na bang bagong design and new menu? Biglang singit ni Lola Rafael. Lumayo na sa pagkakayakap si Aliza sa akin. Saka bumalik na sa tabi ni Mia na nakangiti lang sa amin. Lumapit naman ako kay Lolo para magmano. Saka sinagot ang tanong nito. Yes, Lolo Rafael. Okay naman pong renovation. Siguro next week, matatapos na. That's good. Anyway, hindi ka ba pupunta ngayon sa kumpanya? Hindi po muna ako pupunta ng kumpanya, Lo. May aasikasuhin po ako ngayon sa restaurant. I see. Osha, kumain ka na muna bago ka umalis. Sige po, Lo. Punta na po muna ako sa kusina. May iwan ko na po kayo. Nakangiting tumangon naman ito kaya tumalikod na ako. Napabuntungin niya ako. Wala talaga akong balak pumunta ng restaurant kaso naisip ko na mabuboard lang ako dito sa mansyon dahil wala naman ako ibang gagawin. Hindi naman ako pinapakilos o pinapatulong ni Lolo Rafael sa gawaing bahay. Kumain lang ako ng almusal saka pumanhik sa itaas para mag-asikaso. Abala ko sa pagtitingin-tingin na magagandang klaseng upuan sa online nang biglang tumunog ang cellphone ko. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi nang makita ang caller. Dali-dali kong sinagot ang tawag. Hello, hubby. Napatawag ka? Nothing. I just want to hear your voice. I miss you. Malambing itong tura na mas lalong nagpangiti sa akin. I miss you too. Sandali. Kumain ka na ba? Tanong ko na mapansin ng oras sa ulsa na nasa ibabaw na table ko. Yes, katatapos lang. How about you? Kaka-order ko pa lang ng lunch. Kumain ka kaagad kapag dumating ang in-order mo. What are you doing now? Sumandal ako sa swivel chair saka siya sinagot. Nag-check lang ako online ng mga upuan na table na babagay sa bagong restaurant. Ikaw, kamusta palang meeting mo kanina? It's good, wala naman naging problema. Anong oras ka pala uuwi? Mga 4 p.m. para hindi ako maabutan ng traffic. Why? I'll pick you up later, just wait for me there at the restaurant. Then let's have a dinner date. Is it okay with you? Malamis na tura nito na siyang nagpakilig lalo sa akin. Hi, ibang-iba na nga ang asawa ko. Okay, hubby, I'll wait for you later. Alright, see you later, wife. I love you. I love you too, hubby. See you. Pagkababa niya ng tawag ay hindi ko mapigilan ang kilig na nararamdaman. Mas lalo tuloy akong ginaganahan sa ginagawa at, syempre, excited din dahil first time namin magdi-dinner date. Alas dos na lang hapon nang bigla akong naalalang pupuntahan ko. Gosh, nawala sa isip ko na kailangan ko palang daanan yung store kung saan ako bibili ng mga decorations para sa restaurant. Nagsabi pa naman ako na ngayon na araw, titingin-tingin. Halos lahat ng bala kong ilagay sa bagong restaurant ay nandoon na, kaya gusto kong ma-check baka meron pang iba na pwede kong magustuhan para ipa-reserve na at ipa-deliver sa susunod na araw. Nagpasuyo ako sa isang staff na ikuha ako ng taxi sa labas. Medyo malapit lang naman yun kaya taxi na lang, kesa mag-grab pa ako. Saka nagmamadali na ako. Kailangan makabalik agad ako bago mag-4 sa resto dahil doon ako susunduin ni Jovan. Ma'am Alexa, nasa labas na po ang taxi. Magalang na sabi ng staff na intusan ko. Ginitaan ko naman siya. Thank you. Pagpasok sa taxi agad kong sinabi kung saan ang location ng pupuntahan namin. Sumandal ako at nirelax ang sarili. Habang nakatingin sa labas ng bintana, napakunot-noo ako dahil parang mali ang daan na tinatahak namin. Hindi po itong papunta sa store. Napabalikwas ako ng upo saka humarap sa driver.
Manong, hindi ito ang daan na sinasabi ko. Kinabahanturan ko. Hindi naman ito kumibo. Napasinghap ako at napapikit sa upuan nang biglang binilisan nitong pagpapatakbo ng kotse. Doon na mas lalong dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Manong, itigil niyo na ho ang sasakyan. Bababa na ako. Kahit kabado, nagawa ko pa rin magsalita. Pero hindi ito nakinig. Diyos ko, ano na naman ito? Kinakabahan na pasimple kong dinukot ang phone sa aking sling bag saka sinilip ang contacts para tawagan ang asawa ko. Please answer my call, hubby. Pipingdasal ko bago muling bumaling sa driver para hindi mahalatang ginawa ko. Sana sagutin ni Jovan ang tawag. Yun na lang pag-asa ko para malaman nila kung nasaan ako ngayon at kung sino man itong kumuha na naman sa akin. Please, Manong, pakitigil na ho ang sasakyan. Hindi pa rin sumasagot ang driver. Manong, anong kailangan nyo sa akin? Sabihin nyo kung anong kailangan na gusto nyo, ibibigay ko, please. Itigil nyo lang ito sa sasakyan. Hi, Monica? Hindi makapaniwalang turan ko na humarap sa akin ang inakala kong lalaking driver. Bakit hindi ko napansin na babae pala ang driver? Buisit, ang tanga mo, Alexa. Sino bang mag-aakala na babae pala ang driver kung nakasombrero ito? Saka nakasuot talaga ng uniform ng isang taxi driver. Hindi agad mapapansin, pwera na lang kung nakita ko kaagad ang mukha niya. Ngayon, nagsisisin ako kung bakit hindi ako nag-grab. Mali ang desisyon kong mag-taxi. Hello, slut? Malidemonyo siyang gumisi sa akin bago binalikan tingin sa harap. What are you doing, Monica? Bakit ikaw nandito? Nasaan ang driver ng taxi? Sunod-sunod kong tanong. Nagawa mo pa talagang hanapin ang driver ng taxi? Kesa sa kalagayan mo, no? I killed him. Happy? Nanlaki ang mga matakot na hihintakutan na tumingin sa kanya. Nagsitaasan ang balahibo ko sa katawan. You killed him? Wala sa wish yung tanong ko. Tinignan naman niya ako sa rearview mirror at nginisihan. Yes, I killed him. Why? He's scared, huh? You don't know me, Alexa. You don't know what I can do. Kaya mali ka ng kinalaban. Mapanganib itong sambit sa kanili ko ang kotse sa kabilang daan kung saan iilan lang ang sasakyan. Napalunok naman ako. Why are you doing this? Hindi ba dapat nasa kumpanya ka? Kinakabahan tanong ko. Bigla naman itong tumawa na parang nababaliw. You really asking that, ha? Huh? It's simple, bitch. To take a revenge. Because of you, Juvan decided to stop our business partnership. Ang balak namin itatayong negosyo ay hindi na mangyayari dahil sa iyong babae ka. You ruined all my plans. Napamaang naman ako. What? Bakit hindi ko alam to? Hindi sinabi sa akin ni Jovan ika-cancel na niya ang partnership kay Monica. Wala naman ako sinabing itigil niya. Ang sa akin lang, matuto si Monica ang lumugar. Gusto kong tigilan lang niya asawa ko. Hindi ko alam, Monica. Hindi sinabi sa akin ni Jovan ang tungkol sa bagay na to. Please stop the car at pag-usapan natin to ng maayos. Nanlilisik na tinignan niya ako ng masama sa rearview mirror. Hindi mo alam? Then sasabihin ko sa iyo ngayon. Yesterday, after what happened to both of us, inutusan niya si Liam na sabihin sa akin na cancel na ang partnership namin dahil ayaw na niya ako makatrabaho. Pati ang pag-i-invest ko sa kumpanya ayaw na niya tanggapin. It's because of you that all this happened. Kung hindi rin naman mapupunta sa akin si Jovan, pues hindi ako papayag na mapunta siya sa iyo at maging masaya kayong dalawa. Magsasama tayo sa impyerno! Nakakatakot na sigaw niya sabay tutok sa akin ng baril. Natulos ako sa aking kinauupuan. Nanlamig ang buo kong katawan. Oh God, saan galing ang baril na yan? Hindi ko napansin na may baril pala siyang hawak. Sunod-sunod akong napalunok. Anong gagawin ko? Ito na naman ang kabog ng puso ko. Bakit lagi na lang ako napupunta sa ganitong sitwasyon? Dati kay Mr. Lee. Pinatanggal siya ni Jovan kaya ako ang ginantihan niya tapos ngayon si Monica naman. Parehas kami nagulat ni isang malakas na busina ang kumuha sa aming atensyon. Napatili ako ng muntikan na kaming bumangga sa isang malaking truck. Naging mabilis ang pagkabig ni Monica sa manibala para maiwasan ang truck dahil doon ay inalis niya ang pagkakatutok ng baril sa akin. Napakapit naman ako sa upuan at bintana dahil sa lakas ng pagkakaliko. Nakakuha naman ako ng tiyempo, hindi na ako nakapag-isip na matino. Ang gusto ko lang kung sakaling mamatay ako ngayon, lumaban ako't may ginawa. Mabilis akong lumapit kay Monica at inago ang baril na hawak niya. Shit! Bitawan mo ako, babae ka! Naging malikot ang sasakyan namin at puro busina ng mga nakakasalubong namin na sasakyan ang maririnig. Hindi ba't sinabi mo kanina magsama tayo sa impyerno? Then magkita tayo sa impyerno, Monica! Kinabi ko manibela sa kanan at tumama yun sa poste. Dahil sa lakas ng impact ay
napunta ang kalahati ng katawan ko sa unahan at tumama sa dashboard ang ulo ko, habang si Monica naman ay tumama sa manibela. Nabitawan na rin itong hawak na baril. Nahilo ako habang may mainit na likidong dumali sa aking mukha. Unti-unti na rin pumipikit ang mga mata ko. Bago tuluyang mawala ng malay, biglang pumasok sa isip ko mukha ni Jovan at nila mama. I'm so sorry. Bulong ko hanggang sa hinatak na ako ng kadiliman. Jovan's POV. Maaga kong tinapos ang ibang gawain sa opisina saka umalis doon. Hindi mawala ang ngiti sa aking labi habang binabaybay kong papunta sa restaurant kung saan kami magdi-dinner date na asawa ko. Magpapareserve na ako. Tapos didiretso sa isang flower shop para ibili siya ng isang bungkus ng pulang rosas. Siguro maaga ko na lang siya susunduin. Or pwede rin naman akong tumambay sa opisina niya at hintayin matapos ang ginagawa niya. Gusto ko rin makita ang ginagawang renovation. Nakapagpareserve na ako sa isang sikat at magandang restaurant. Pinili kong pinakamagandang pwesto na alam kong matutuwa ang asawa ko saka dumiretso sa flower shop. Nakangiti akong pumasok sa loob ng kotse, dala-dala ang bungkus ng bulaklak. Sana magustuhan ni Alex ang napili kong set ng bulaklak. Maingat ko yung nilagay sa passenger seat at pinaandar na ang sasakyan. Dediretso na ako sa restaurant. Miss na miss ko ng wife ko. Hindi na ako sanay na hindi siya nakakasama na matagal sa opisina. Naninibago ako. Nasa kalagitnaan ako ng pagmamaneho nang biglang magring ang cellphone ko na nakalagay sa cellphone holder. Napangiti ako ng malawak nang makita ang asawa ko nang tumatawag. Mabilis kong sinagot yun. Hello, wife. Please, manong, pakitigil na ako sa sakyan. Nangunot ang aking noo sa narinig. What the heck? Bigla sumeryosong mukha ko at napaayos ng upo. Hello, wife. Where are you? Seryoso kong tanong, pero wala pa rin ako makuha ang sagot. Dumadagong-dong ng kaba sa aking dibdib. Shit! Mabilis ko nilagpasan ng mga kotse sa aking harap. Umalis si Alexa sa restaurant. Saan ang punta niya? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Manong, anong kailangan niyo sa akin? Sabihin niyo na ho kung anong kailangan o gusto niyo. Ibibigay ko. Please, itigin niyo lang itong sasakyan. Hi! Monica? Shit! Mura ko na marinig muli ang boses na asawa ko. Magkasama sila ni Monica? Hello, slut? Tangna, si Monica nga. Hindi maganda to. Ang hayop na yun. Hindi pa rin talaga siya tumitigil. Mas lalo kong binilisan ang takbo ng sasakyan. Naiintindihan ko na. Sinadya ng asawa ko na tawagan ako para ipaalam sa akin ang nangyayari sa kanya. Hindi ko pinatay ang tawag. Hinayaan ko lang ito para marinig ang pinag-uusapan nila. I opened my tracking device to track Alexa's phone. Good thing na bago ko ibigay sa kanyang phone na binili ko sa kanya, ay sinigurado ko munang naka-open ang GPS ng kanyang phone at nag-download din ako ng tracking device in case of emergency. Tangna, humanda ka sa akin, Monica. Kapag may nangyaring masama kay Alexa, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Gigil na sambit ko sa sarili dahil naririnig ko ang sagutan nilang dalawa. She did it to get revenge, buisit. Lagi na lang nadadamay sa gulong asawa ko dahil sa akin yun. Hindi niya dapat nararanasan ng ganito. Tinignan ko muli ang cellphone ko. Malapit na ako sa kinaroroonan nila. Konting hintay na lang, wife. Narinig kong bumagsak ang cellphone ni Alexa dahil sa naging tunog nito. Shit! Nagkakagulo na silang dalawa. Puro ingay nang naririnig ko sa kabilang linya. Mas pinaharurot ko ang kotse. Hindi ba't sinabi mo kanina, magsama tayo sa impyerno? Then magkita tayo sa impyerno, Monica! Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Alexa. Shit! No, no! No, wife! Don't do anything! Kasabay ng pagsigaw ko ang kakaibang tunog na narinig ko sa kabilang linya. Tila ako nawala sa sarili. Sunod-sunod na ingay ang narinig ko, pati sigawan ng mga tao. Shit! Malakas akong bumusin at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Singit ako ng singit. Wala akong pakialam kung may violation akong nagagawa at ang importante sa akin mapunta ng asawa ko. Malayo pa lang ay kitang-kita ko ng kumpulan ng mga tao kaya agad akong bumaba sa kotse at tumakbo palapit doon. Halos gumuho ang mundo ko nang makita ang kalagayan ng asawa ko sa loob ng kotse. Duguan ito't walang malay. Alexa! Sigaw ko bago siya maingat na binuhat palabas. Sir, kilala niyo po? Tanong ng gina na nasa likod ko. Yes, she's my wife. Sagot ko bago binaba sa sahig si Alexa at tinignan ang palapulsuhan nito. God, ang hina ng pulso niya. Tumawag na kami ng ambulansya. Malapit na yun, iho. Yung kasama pala ng asawa mo na babae, tumakbo kanina at nangharang na sasakyan. May dala pa nga itong baril. Tumakas siya, iho. Muling sabi ng ginang sa aking likod. Napatiimbagang ako't naikuyom ko ang aking kamao. Humanda ka sa akin, Monica.
You pay for what you did to my wife. I'll take everything from you. Even your life. Ilang sandaling dumating ng ambulansya ng ospital namin at sinakay ang asawa ko sa loob. Good thing na malapit ang ospital namin dito. Tumakbo naman ako sa aking kotse, pero bago yun kinuha ko muna ang bag ni Alexa sa sinakyan na taxi. Pagpasok ko sa loob ng kotse, mabilis akong sumunod sa ambulansya. Tinawagan ko naman si Mark. Yes, King. Napatawag ka. Pumunta kayo sa Silverio Hospital. Ngayon na. Seryosong utos ko. Wait, anong gagawin namin doon? May nangyari ba, King? Napatiimbagang ako. Humigpit din ang hawak ko sa manibela nang maalala ang itsura ng asawa ko. Alexa is in the hospital. Tinangka siyang patayin ni Monica. Gumanti ang hayop na babaeng yun dahil sa ginawa ko sa kanyang kahapon. Now go to the hospital and we will talk about the organization's Monica's handling. She will pay for what happened to my wife. What? Sige, pupunta na kami ni Liam sa hospital. Doon na lang tayo magkita. Pinatay ko ng tawag, saka mabilis na sinundan ng ambulansya. Humanda ka, Monica. Magtago-tago ka na dahil oras na makita kita. Hinding-hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Makakasama mo na si Satanas sa impyerno. Your wife is stable now, Sir Silverio. Nasitiskan na rin namin siya. Wala naman kami nakitang blood clot o crack. Mamaya ilalabas na siya ng nurse para dalhin sa assigned room niya. Para ako nabunutan ng tinik dahil sa sinabi ng doktor. Thanks God. Thank you, Doc. Ngumiti naman ito. You're welcome, sir. May iwan ko na muna kayo. Tumango naman ako saka bumalik sa pwesto namin kanina. Oh, uminom ka na muna ng tubig, King. Kanina ka pa hindi mapakalit, sobrang putla mo. Sambit ni Mark sabay abot ng mineral bottle sa akin na siyang tinanggap ko. Kanina pa nanunuyo ang lalamunan ko. Hindi ko magawang uminom o kausapin ka agad sila Mark at Liam dahil sa kabang nararamdaman. Akala ko mawawala sa akin si Alexa. Akala ko iiwan na niya ako. Hindi ko alam ang magagawa ko o mangyayari sa akin kapag nawala ang babaeng mahal ko sa akin. Ilang minuto ang lumipas, nilabas na sa ER ang asawa ko at dinala na sa kinuha kong kwarto. Pinabili ko naman ng prutas saka makakain sila Mark habang ako naman ay nakaupo sa gilid ng kama ni Alexa at marahang nakatingin sa kanya. May benda siya sa ulo at mga sugat sa braso. Walang ibang pwedeng sisihin kung hindi ako. Ako ang may kasalanan ng lahat kung bakit nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Ilang beses nang nanganib ang buhay niya dahil sa akin. Ilang beses na napupunta sa alanganin ng kanyang buhay. Tangna. I'm sorry. Mahina akong usal. Bago marahang kinuha ang kamay nito at dinampian ang halik. I'm sorry, wife. You're experiencing this. Napapahamak ka dahil sa akin. Mahina akong sambit. Ngayon pa lang, lagi nang nasa alanganin ng buhay niya. Paano pa kaya kapag nalaman ng mga kalaban ko sa underground? Antong ko sa totoong pagkatao ko't sa kanya, sigurado na mapapahamak siya lalo. Hindi habang buhay maitatago ko sa lahat ang totoong pagkatao ko, lalo na kay Alexa. Sa totoo lang, nagbabalak na ako sabihin sa kanyang isa pang pagkatao ko. Gusto kong umamin sa kanya dahil ayoko maglihim sa kanya. Pero natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Matatanggap kaya niya ako? O baka nga iwan niya ako? Baka matakot siya sa akin at magalit? Sa bagay, kung iiwan na niya ako, mas makakabuti yun para sa kaligtasan niya. Malalayo siya sa kapahamakan. Siguro nga, oras na para umamin ako sa kanya at sabihin kung ano o sino ba talaga ako. Kahit masasaktan ako na sobra ay ayos lang, kesa yung paulit-ulit siya mapapahamak, kaya kong tiisin ang sakit alang-alang sa kaligtasan niya. Alexa's POV. Unti-unti nagising ang diwa ko dahil sa mahinang pagtatalo. Naramdaman ko rin ang pananakit ng aking katawan lalo na ang ulo. Sa boses pa lang na akin naririnig, alam kong ang asawa ko yun at sila Mark. Kabisado kong boses nilang tatlo. Anong pinagtatalunan nila? Mukhang nagdidiskusyon sila at hindi nagkakasundo sa isang bagay. Gusto ko na sanang magmulat at tingnan sila pero parang may pumipigil sa akin na wag muna at hayaang pakinggan ang pinag-uusapan nila. Hindi ko naman ugaling makinig sa usapan ng iba. Pero narinig ko kanina na nabanggit ang pangalan ko. I'm curious. King, are you sure about this? Kung hindi ako nagkakamali, si Mark ang nagtanong. Yes, she needs to know the truth. Seryosong sagot naman ng asawa ko. Bigla akong kinabahan. Ako bang tinutukoy niya? Kung ako nga, ano bang dapat kong malaman? But King, it's too dangerous to both of you. Especially to Ma'am Alexa. I know you're just worried about her. But haven't you thought about the possible consequences of this? Maaaring magalit siya at iwan ka.
Narinig ko seryosong tura ni Liam. Ano bang pinag-uusapan nila? Tungkol saan? Bakit damay ako? Naguguluhan ako. Bakit ako magagalit at bakit ko iiwan si Jovan? Sa anong dahilan? Mas mabuting sabihin ko na sa kanya ang lahat. Ayoko nang tumagal pa dahil malalaman at malalaman niya ang totoo. Bahala na siya kung iiwan niya ako o hindi. Tatanggapin ko kung ano man ang desisyon niya. Oh my gosh, may tinatago sa akin si Jovan? Ano yun? Ang gandang bungad naman ng pagising kong ito. Mapapaisip pa ako mas lalong sasakit ang ulo ko nito. Okay, if that's your decision, King. Wala na kaming magagawa pa. Nandito lang kami para suportahan ka. My only advice to you is not to tell her now about your secret. Sa susunod na lang kapag magaling na siya. Yeah, I know. Natahimik na silang tatlo habang ako naman ay naiiwang nag-iisip. Ano ang dapat kong malaman? Bakit ako kinakabahan ng ganito? Maya-maya pa, naramdaman kong isang mabining haplo sa aking ulo. I'm sorry, wife. I'm sorry for everything. No matter what happens, always remembers that I love you. And I only this to protect you, but still not enough. Mahina niyang sabi habang hinahaplos pa rin ang aking buhok. Sobra ako naguguluhan, pero sige, hahayaan ko muna siya na huwag sabihin sa akin kung ano man yun. Dahil kahit nakapikit ako, ramdam kong paghihirap niya. Hihintayin ko na lang na sabihin niya sa akin kung ano man yun. Ilang sandali lang pinili ko ng dahan-dahang imulat ang aking mga mata. Agad sumalubong sa akin ang nag-aalalang mga mata ni Jovan. You're finally awake. How are you feeling? Does anything hurt? You want me to call the doctor? Tell me, wife. Sunod-sunod na tanong niya. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti ng tipid dahil sa pagpanik niya. Masakit pa ang ulo ko pero okay lang. Maaari mo ba akong tulungan umupo at sumandal? Mahina kong tanong na siyang sinunod naman agad niya. Tinulungan niya akong maupo. Nilagyan pa niya ng una ng likod ko para makasandal ng maayos. Thank you, hubby. Paabot naman ng tubig, kanina pa ako nauuhaw. Kinuha niyang tubig sa bedside table, saka binuksan yun at binigay sa akin. Uminom muna ako dahil kanina pa talaga nanunuyo ang lalamunan ko. Feeling better? Ngumiting tumango naman ako. Thanks. Nakangiting lumapit naman si Mark at Liam. Buti naman gising ka na, Ma'am Alexa. Sobrang nag-aalala sa'yo si King. Nakangising sabi ni Mark sabay sulyap kay Jovan na masama na tingin sa kanya. Shut up, Ventura. Baka palabasin kita dito. Sumusukong nagtaas naman ng kamay si Mark pero hindi pa rin mawala ang ngisi sa labi. Kamusta ang pakaramdam mo, Ma'am Alexa? Tanong naman ni Liam kaya binalingan ko siya ng tingin. Eto, masakit ang ulo, saka buong katawan ko, para akong binubog ng dalawang tao. Nakangiti kong sagot. Napansin ko naman ang pagbabago ng aura ng katabi ko. Ramdam na ramdam kong paninitig niya sa akin. What exactly happened, wife? Papaano kayo humantong sa ganung tagpo ni Monica? Seryosong tanong niya. Napabuntong hininga ako. Sinagot mong tawag ko sa'yo, tumango naman ito sa tanong ko. Then narinig mo lahat ng pinag-usapan naming hubby. May pupuntahan dapat ako. Isang store na pagkukuhaan ko ng mga decoration sa restaurant. Dahil medyo malapit lang naman, naisip kong mag-taxi na lang kesa grab dahil nagmamadali na ako. Saka kailangan makabalik ako ng restaurant dahil may usapan tayo. Pagpasok ko sa loob ng taxi, sinabi ko yung location ko. Then nahalata kong ibang daan ang tinutungon ng driver hanggang sa malaman ko na si Monica pala yun. At yun ang narinig mo, hubby. Mahaba kong paliwanag na siyang kinatahimik nilang tatlo. Anong ginawa mo? Narinig kong sinabi mo bago bumangga ang sinasakyan niyo. Bumuntong hininga ako bago mapait na ngumiti sa kabinaling ang tingin sa bintana. Hindi ko alam kung anong tumakbo sa isip ko. Basta sinabi ko na lang sa sarili na hindi ko hahayaang mamatay ako nang walang ginagawa. Inagaw ko kay Monica ang baril na hawak niya. Nakipag-agawan ako hanggang sa bumunggo na nga kami. Dahil sa lakas ng impa kaya tumamang ulo ko sa unahan. Akala ko mamamatay na talaga ako at hindi ko na kayo ulit makikita, lalo na sila mama. Bago ako mawala ng malay, ang mga mukha niyong huli kong naisip hanggang sa mawala na nga ako ng malay. Naramdaman ko naman ang magaang pagdampi ng mga daliri ng asawa ko sa aking pisngi. Doon ko lang na-realize na umiiyak na pala ako. Shh! Everything is okay, wife. Okay ka na at ligtas. Hinahanap na rin namin si Monica. Mas napaiyak ako ng husto kaya maingat na kinabig na ako ni Jovan para yakapin. Napahagulhol na ako ng iyak. Akala ko talaga katapusan ko na. Akala ko hindi ko na ulit makikita ang asawa at pamilya ko. Sobra yung takot ko. I was so scared. I really thought I was going to die. Humihikbing sambit ko. Mas lalong humigpit ang yakap niya sa akin.
Shh, huwag mo nang isipin yun. Ang importante, ligtas ka. And please don't do that again, wife. Hindi mo alam kung gaano ako katakot na takot kanina habang naririnig ang pinag-uusapan niyo ni Monica. Hindi na ako umimik at umiyak na lang ng umiyak hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko. Sakto naman na bumukas ang pinto at niluwa noon si Mama, Mia, Lolo Rafael at Aliza. Kapo mga nag-aalala ang muka. Anak! Ate! Ate Alexa! Nag-aalala at mangiyak-ngiyak na lumapit sa akin sila Mama at Mia. Nagbigay daan naman ang asawa ko at hinayaan sila Mama na makalapit sa akin. Diyos ko anak, kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? May masakit ba sa'yo? Diyos ko, sobrang pag-alala namin na malaman ng aksidente ka. Oo nga ate, sobra kaming nag-alala. Napasulyap ako kay Jovan dahil sa tinuran nila Mama. Marahan naman itong tumangon na tila naiintindihan ang ibig kong iparating. Alam nila Mama na aksidente lang ako, hindi nila alam ang totoo. Well, mas okay nang ganun na lang ang malaman nila kaysa malaman nilang may gustong pumatay sa akin at kaya ako na aksidente. Okay na ako ma, huwag na po kayo mag-alala, baka makasama rin po sa inyo. Nakangiti kong sambit. Diyos ko, para akong aatakihin sa puso kanina anak. Buti na lang at nadala ka kaagad ng asawa mo dito sa ospital. Lumapit naman si Lolo Rafael at Aliza. Masaya kung okay ka na apo, nakangiting sabi ni Lolo Rafael. Si Aliza naman ay sumampa sa kama ko, saka ako niyakap. Lahat kami natakot, Ate Alexa. Buti na lang okay ka na. Magpagaling ka kaagad, ha? Niyakap ko naman ito pabalik. Ito ang dahilan kaya ayoko pang mamatay. Hindi ko pa nagagawa lahat ng dapat kong gawin. Hindi ko pa kayang iwan sila Mama. Hindi ko kayang iwan ng mga taong nagmamahal sa akin. Ano kayang gagawin ni Jovan para mabalikan at mapagbayad si Monica? Ano nga kaya ang malalaman ni Alexa tungkol sa pagkatao ng asawa? Matatanggap kaya niya si Jovan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.